Nagtipon sa isang forum ang mga leader ng mga faith-based organizations sa Sison, Pangasinan, nakasama ng Seventh-day Adventist Church doon ang Dangerous Drug Board, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang religious group na kasapi ng United Ministers of Sison, Pangasinan sa hadikaing labanan at pigilan ang adiksyon sa paninigarilyo, alak at droga. Ang kanilang magandang layunin nasa balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Sison, Pangasinan, naganap ang isang makasaysayang pagtitipon ng mga reliyosong leader mula sa iba't ibang pananampalataya upang talakayin ang malubhang suliranin ng alkoholismo at pag-abuso sa droga. Sa pangunguha ng mga health director mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference at Northern Luzon Mission, sinagawa ang isang forum for interfaith leaders ng International Commission for the Prevention of Alcoholism and Drug Dependency. Ang layunin or objeto ng ICPA forum na ito ay para po pagtagpuin ang mga point persons o mga leaders galing sa iba't ibang mga faith-based organization para sila magplano kung paano sila makakatulong sa pagsugpo the drug problems here in Sison, Pangasinan. And mostly, we would like to put the Seventh-day Adventist in the map of substance use and abuse prevention. Particular sa mga pastor, sapagkat sa pamagitan po nila ay magkakaroon po ng awareness sa lahat po ng mga komunidad, simula sa kanilang mga miyembro, lalabas sa komunidad, sa mga city at mga munisipyo. Malaki po ang respeto ng komunidad sa kanila. Kaya para sa akin, dapat magpatuloy po ito at maging isang sandigan ito ng mas marami pang gawain natin sa buong Luzon. Layon din ang forum na ito, napalakasin ang mga programa at serbisyo na naglalayong tulungan ang mga individual na nangangailangan ng tulong at suporta. Kasama rin sa nasabing pagtitipon ng kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Ayon sa kaniya, ang pakikisangkot ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga reliyosong komunidad, ay isang mahalagang bang sa pagsugpo sa problema ng droga. Actually, naniniwala po kami na ang laban kontra droga ay hindi mapapanalunan ng PDEA lamang. Kailangan po namin ng iba-ibang sektor ng gobyerno, hindi lang po ang other law enforcement, maging po ang local government at of course, yung pakikipagtulungan ng mga interfaith. Isa sa mga naging bahagi ng pagtugon sa suliranin ng alkoholismo at droga ay ang papel ng lokal na pamahala. Mas i-a-advocate pa po namin para in the future po, wala na pong mga kabataan na mas lalong malulunong sa addiction na to. So ang kampanya po ngayon ng ating local government unit dito sa Sison, Pangasinan ay makipagtulungan po sa iba't ibang organisasyon dahil alam naman po natin na ang laban against illegal drugs, smoking, and alcohol addiction. It's multi-sectoral. At alam ko na sa pakikipag-partnership with these organizations, with these churches, mas matutulungan po natin ang mga taong nangangailangan po ng rehabilitation. Ibinahagi rin ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Pastor ang kanyang natutunan at ang commitment na nais niyang ilahad. Naging pagpapala po sa amin dahil makakatulong po ito sa aming pong pagtuturo sa mga barabarangay o sa aming mga munisipyo patungkol po sa prevention ng drugs. At ang aming pong commitment dito ay tutulong po kami itong programang ito para sa ika-uunlad at saka ika-gaganda po ng ating pong bayan. Alam po natin na gusto po natin na maging zero drug dependency ang ating pong bayan ng Sison. Sa ganitong paraan, magsisilbing gabay at tulay ang mga relihosong leader at iba't ibang sektor ng lipunan upang masiguro ang epektibong pagtugon sa mga hamon ng alkoholismo at droga sa komunidad. Sa pagtatapos, ang naganap na Forum for Interfaith Leaders ay nagpapakita ng napapanahong pagsanipwersa at pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya at mga sektor ng pamahalaan sa pagharap sa isang malubhang suliranin sa ating lipunan. Okay.